ang 10 sa maraming endangered species sa Pilipinas na dapat pangalagaan nating lahat ngayon. Ang Pilipinas ay hindi lamang tahanan ng magagandang destinasyon sa paglalakbay ngunit tahanan din ito ng libo-libong species. Sa mahigit 50,000 species ng flora at fauna sa Pilipinas, higit sa kalahati ay hindi matatagpuan saan man sa mundo. Gayunpaman, mayroon na ngayong maraming mga endangered species sa Pilipinas na patungo sa pagkalipon-karamihan dahil sa maraming pangangaso. Narito ang ating mga listahan ng mga endangered species sa Pilipinas. Ang duwayan ng Pilipinas ay karaniwang nakikita bilang masamang hayop at hayop na kumakain ng tao. Ngunit sa katotohanan, ang karaniwang kinakain nila, lalo na ang critically endangered Philippine crocodile ay mga snails na tumutulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga naipasok na pest species sa kanilang mga palayan. Ito ay kabilang sa mga bihirang hayop sa Pilipinas at sa mundo. Kung ikukumpara sa ibang mga buwaya, ang critically endangered Philippine crocodile ay mas maliit kaysa karaniwan na humigit kumulang 5 talampakan ang haba at mahigit 30 pounds lang. Ang Philippine eagle ay walang katulad. Dahil sa creamy white underbellies nito at mala corona na malabo na balahibo, ang critically endangered Philippine eagle ay tiyak na gumagawa ng regal impression. Ngunit ang one-of-a-kind na agila na ito ay nasa isang masamang posisyon ngayon dahil ang populasyon nito ay nauuri bilang critically endangered. Ngayon, ito ay kabilang sa nangungunang 10 endangered na hayop sa bansa. Hindi hihigit sa 400 adultong Philippine eagle endangered pairs ang nananatili sa ligaw. Nagsimula ang Philippine eagle conservation status noong 1970s at mula noon, ang Philippine Eagle Foundation ay nakaligtas na sa mahigit 80 eagles. Ang isa pang critically endangered na hayop na malapit ng mapabilang sa mga extinct na hayop sa Pilipinas ay ang tamaraw, isa sa mga endemic species sa Pilipinas. Ang Tamaraw Critically Endangered Species Philippines ay matatagpuan lamang sa probinsya ng Mindoro. Nagtatampok ito ng makintab na itim na buhok, mga sungay na nakaharap sa likuran, at isang taas na hindi mas mataas kaysa sa isang kindergartner unit, may sikat na ugali at madaling hawakan ang kanilang mga sungay laban sa mga nanghihimasok, isang pag-uugali na tinatawag na tusking. Bonbon sardine, na kilala rin bilang tawilis, ay kabilang sa mga bihirang hayop sa Pilipinas na ngayon ay kabilang sa listahan ng top 10 endangered animals sa bansa. Ang tawilis ay ang tanging freshwater sardine species sa mundo, endemic sa Taal Lake. Dahil sa sobrang pangingisda, illegal na pangingisda, pagdami ng mga fish cage, at lumalalang kalidad ng tubig, bumaba ang populasyon nito. At Philippine spotted bears ay kabilang sa namunang 10 endangered species sa Pilipinas. Ang patuloy na pagbaba ng populasyon ng Kalamian deer ay dahil sa pangangaso, paninirahan ng tao, at pagpapalawak ng agrikultura sa mga tirahan nito. Para naman sa Philippine spotted deer, bumababa ang mga ito dahil sa limitadong hanay, conversion dahil sa agrikultura at pagtutruso at pangangaso. Ginagamit ang mga ito para sa laro, tropeyo, ang ilang sobrang karne ay ibinebenta sa mga specialty na restaurant, at ang ilan ay pinananatili bilang mga alagang hayop sa mga politiko, mga tala ng IUCN. Tayo na't maghanap ng mga organisasyong tutulong na protektahan ang mga Philippine endangered species na ito. Malayo ang mararating ng maliliit na aksyon. Bago ang pagbuo ng Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary, maraming tao ang nanghuli ng mga tarsier. Ang nahuli na pangalawa sa pinakamaliit na primate sa mundo ay ibinebenta, pinananatili bilang mga alagang hayop ng mga pribadong individual sa mga kapaligiran na hindi nakakatulong sa kanilang pamumuhay at kaligtasan, o pinapatay.
Dahil dito, ang mga tarsier ay idineklara bilang espesyal na protektadong conal species ng Pilipinas sa visa ng Proclamation No. 1030, na idineklara ng dating Pangulo ng Pilipinas, Fidel V. Ramos noong 23 ng Hulyo taong 1997. Kaya naman, nilikha ang Philippine Tarsier Sanctuary para sa kanilang proteksyon. Ang mga tarsier ay napakasensitibo hanggang sa puntong nagpapakamatay sila kapag na-stress. Kung magpapatuloy ang mga ito, ang mga Philippine tarsier ay nanganganib. Ang susi upang makita ang mga hayop nang hindi nakakagambala sa kanila ay mag-book ng tamang gabay. Inirekomenda ni Mengya ang Philippine Tarsier Foundation, na nagpapatakbo ng Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary sa Bohol. Lima sa pitong sea turtle species ay matatagpuan sa Pilipinas. Lahat sila ay nanganganib at nabibilang sa mga classified endangered animals sa Pilipinas. Para sa Berdeng Pagong, ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng populasyon nito ay ang labis na pagsasamantala ng mga itlog at mga babaeng nasa hustong gulang sa mga pugad na dalampasigan, at para sa mga kabataan at lalaki, sa mga lugar na naghahanap ng pagkain, at polusyon ng mga tirahan sa dagat. Habang para sa leatherback turtle, ang populasyon nito ay pinaka-apektado ng incidental capture sa fisheries, na sinusundan ng human consumption at coastal development. Ang magkaaway ay apektado ng parehong mga sanhi, pati na rin ang pag-unlad ng baybayin, polusyon, at pagbabago ng klima. Ang isa pang endangered species sa Pilipinas ay ang balabak mouse deer, na kilala rin bilang pilandok. Ang pambihirang species na ito ay matatagpuan lamang sa Palawan, partikular sa mga bayan ng Balabak, Bagsuk, Ramos, Apulit, at mga isla ng Kalawit. Ang dahilan ng paghina nito ay dahil ang mga pilandok ay na-poach para sa pagkain, inilipat sa tirahan nito dahil sa conversion sa agrikultura, at kung minsan ay napapailalim sa kalakalan ng mga buhay na hayop. Kung hindi natin ito sapat na protektahan, ang pilandok ay maaaring nasa listahan ng mga patay na hayop sa Pilipinas. Ito ay kilala sa lokal bilang baboy damo. Ang apat na wild pig species sa itaas ay endemic sa Pilipinas at inuri bilang malapit sa nanganganib, mahina, at critically endangered species sa Pilipinas. Ang dahilan ay, ang mga ligaw na baboy ay lokal na hinuhuli para sa pagkain. Gawin natin ang ating bahagi at tumulong sa pagprotekta sa mga mababangis na hayop sa Pilipinas. Ang Philippine forest turtle ay kabilang sa critically endangered species sa Pilipinas, at kabilang sa 25 most endangered turtle species sa mundo. Ayon sa Turtle Conservancy, isang non-profit na organisasyon, sa loob ng mahigit 80 taon, ang tunay na hiyograpikong pamamahagi nito sa Pilipinas ay nanatiling misteryo hanggang sa isang pagkakataong matuklasan ang isang espesimen sa isang pamilihan ng Palawan noong huling bahagi ng dekada 1980, at sa wakas ay ang muling pagtuklas ng mga ligaw na populasyon, noong 2004. Gayunpaman, ang muling pagtuklas na ito ay nagresulta sa negatibong epekto dahil marami ang nanghuli ng Philippine forest turtle para sa ilegal na pangangalakal ng wildlife para sa mga alagang hayop at pagkain, kaya naman isa na ito sa mga endangered na hayop sa Pilipinas. At dito na po magtatapos ang video. Huwag niyo po kalimutan i-like and subscribe ang ating channel para maging updated kayo sa bago nating video. Mag-comment na rin kayo ng susunod nating featured na video at gagawan natin yan ang paraan para ma-upload sa ating channel.